Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. Ngayon po, ipe-present ko po sa inyo itong 2024 Montero GLS Automatic. Ano ba yung nabago sa unit na to? Ano ba yung promo natin para sa unit na to? And by the way mga kapalaboy, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko po para maging updated po kayo sa mga promos and sa mga units natin. Mga kapalaboy, ano ba yung unit natin ng 2024? Paano ba natin malalaman na Montero GLS Automatic yung ina-avail po nating unit? Umpisahan po natin dito sa harapan ng Montero po. Kung mapapansin nyo po, yung 2024 Montero GLS Automatic natin, equipped na po siya ng LED projector headlamps with DRL po. Equipped na rin po siya ng LED fog lamps. Then, meron po siyang front camera para sa 360 camera view po niya. Mga kapalaboy, itong 2024 Montero GLS Automatic natin, naka 18-inch alloy rims na po siya at saka naka disc brakes na po lahat ng mga preno niya. Front and rear brakes po, naka disc brake na po yan. Yun, napakalupit ng Montero natin. Mga kapalaboy, itong 2024 Montero natin, naka auto-retract na po yung mga side mirrors niya. Kapag nilock and in-unlock natin, titiklop at magre-retract po yung side mirror niya. Tapos, equipped na rin po siya ng keyless operating system. Pipindutin nyo lang po yung button dito sa pintuan para mag-lock and unlock po yung mga pintuan niya. Tara, pasukin natin yung Montero GLS Automatic. Mga kapalaboy, ito yung 2024 Montero GLS natin. Ito yung interior niya. Napakaganda. Kahit wala na bago dito sa 2024 unit natin, mga kapalaboy, iano ko lang naman sa inyo. I-re-refresh ko lang po sa inyo kung ano yung specs ng unit na to. Mga kapalaboy, yung steering wheel po ng Montero natin, automatic, equipped na po siya ng paddle shifter, audio steering remote, with bird's eye view button or camera 360 view button. Sa right side ng steering wheel natin, meron na po siyang cruise control button and multi-information display buttons po. Mga kapalaboy, by the way, yung ano natin, Montero GLS Automatic, mas malaki po yung kanyang touchscreen monitor unlike sa Montero GLX manual. 8-inch touchscreen monitor na po yung yung sa Montero GLS Automatic. Tapos equipped na rin po siya ng SmartLink Display Audio. Pwede po kayo mag-play dito ng or mag-connect po kayo ng Apple CarPlay o kaya ng Android Auto po via data cable. Dito nyo lang po siya isasaksak sa slot na to. Tapos meron din po siyang HDMI port in case gusto nyo pong manood ng movies gamit yung mga portable devices nyo na may HDMI cable port po. Sa aircon naman po, equipped na po yung Montero GLS Automatic natin ng single zone auto climate control. Ito po yung control para sa fan speed. Ito naman yung control niya para naman sa thermostat or sa temperature. Habang dero-rotate natin siya clockwise, tumataas po or umiinit po yung temperature. Pag binabaan naman natin or counterclockwise naman po, binababaan po natin yung temperature ng unit. Ayan. Then, ito naman po yung off button niya para patayin natin yung aircon sa unit natin. Ito naman yung button para naman sa rear aircon or rear aircon controls po. Ayan. Mga kapalaboy, itong 2024 Montero GLS natin, equipped na po siya ng dalawang airbag. Yung isang airbag niya nakalagay dito sa kanyang steering wheel. At yung second airbag naman natin, or yung pangalawang airbag, nakalagay naman dito sa dashboard niya. Yan po, may naka-indicate or naka-imbose dyan na SRS airbag. Ito pa yung bentahe ng Montero natin. Napaka fuel efficient po nito dahil meron po siyang 8-speed automatic transmission. Yan. Tapos pwede niyo pong magamit yung
paddle shifter para ma-manual shift nyo po yung gear niya. O kaya pwede nyo ilagay dito sa Tiptronic mode. Pasok mo lang sa letter D or sa drive gear, tapos papuntahin mo yung cambio sa kaliwa at magagamit mo na yung Tiptronic mode niya. Ang ganda, di ba? Tapos meron din po tayong ano dito, electronic parking brake saka brake auto hold function po. Yung electronic parking brakes natin, magagamit natin to kapag ipapark na natin yung unit natin or nakarating na tayo sa destination. Pipindutin mo lang yung button kung gusto mo i-disengage yung handbrake or yung parking brake at ipu-pull up mo naman siya kung gusto mo naman i-engage yung parking brake niya. Tapos, meron din tayong brake auto hold. Yung advantage or yung benefit kapag naka-brake auto hold tayo, malilesen natin yung foot fatigue habang nasa traffic tayo kasi hindi na ho tayo laging tatapak sa preno or magbababad sa brake pedal habang nasa traffic kasi magagamit natin to para automatically mag-engage po yung preno natin. At kung gusto na, at kung aabante na tayo, tatapakan lang natin ng dandahan yung gas pedal para mag-disengage po yung kanyang mga brakes po. At tatapak ulit tayo sa brake for 3 seconds. Mag-engage na po siya ulit. Yun po yung advantage o yung function ng auto hold natin o yung brake auto hold. Yun. Mga palaboy, tara, punta tayo sa second row seat. Hello mga kapalaboy. Yeah, dito naman tayo sa second row seat niya. Mga palaboy, yung second row seat ng Montero GLS natin, ano siya, nakatawag dito. Pwede natin i-fold and tumble po yung upuan dito. Tapos, equipped na po siya ng 220 volts na power outlet. Mga kapalaboy, meron tayo dito ang dalawang USB port for charging ng mga ano natin, mga devices natin. Yan. At syempre, dito rin sa second row natin, meron tayo ditong armrest at cup holder. Para buhay, ano tayo dito? Ano man tawag doon? Buhay prinsipe or ano? Ano tawag doon? Passenger prince. Mga kapalaboy, ganito dapat yung ano natin, yung position ng upuan natin sa second row para malagay natin ng maayos itong armrest po at saka ma-engage po natin ng maayos itong cup holder po niya. Kasi kapag hindi po maayos yung pagkakalapat po ng sandala natin sa likod, kung medyo naka 90 degrees na angle position po yung sandala natin sa likod, yung kanyang armrest po nakababa po siya. Kaya medyo baka matapon lang po yung mga nakalagay na liquids po dun sa cup natin. So then dandaan lang din po natin isara yung cup holder para hindi yung madaling masira. Yan. Saka advantage pa ho ng ano natin, Montero unit natin, meron ho dito mga tether anchor po. In case po na maglalagay kayo ng child booster or ano, child seat po, may mga anchor po dito na pwede nyo paglagyan ng mga child seat nyo po. Yan. Meron po yan sa tatlong ano natin. 1, 2, 3, 4. Apat. Yan. Ganda, di ba? Ganda ng Montero natin. So mga kapalaboy, silipin naman po natin yung likod po ng unit na to. Tara! Dito naman po tayo sa rear portion po ng unit natin. Equipped na po siya ng taillight na LED. Then naka-LED rin po yung kanyang mga reverse light po. Tapos mga kapalaboy, equipped na rin yung unit natin ng 4i reverse sensor po. So, yan. Tapos meron din po tayo ditong reverse camera dito naka-locate po. At saka meron din siyang shark fin antenna. Yeah, eto. Ngayon mga kapalaboy, pag-usapan na natin yung presyo or yung promo para ho dito sa unit na to. Ang SRP po ng 2024 Montero GLS automatic natin for silver and black color po, 1,828,000. Tapos kung magda-diamond white naman tayo, ang SRP po niya 1,843,000. Yan.
Tapos magbibigay din po ako ng promo sa inyo kung kukunin natin to under in-house bank financing transaction. Bibigyan ko kayo ng dalawang option. Option 1, 65,000 all-in down payment offer. Exclusive lang po yan kapag naaprubahan tayo kay RCBC. Option 2, 113,000 down payment. Any bank approval po yan. Tapos, hindi pa tayo nagtatapos yung promo natin regarding dyan sa unit na yan. Mga palaboy, may free 2 months tayo para sa Montero GLS Automatic. At saka, magbibigay po ako sa inyo ng exclusive freebies kung in-house bank financing, kung in-house bank financing transaction yung ano natin dito, transaction. Una, free, yung unang exclusive freebies ko, GT or Black Series look mag swap upgrade. Magbibigay din ako sa inyo ng ano ho, GT spoiler, deep dish matting, German leather seat cover, Bosch Europa horn, hood emblem, rain visor, dash cam, saka magbibigay din po mga palaboy ng car cover, car care kit, dalawang keychain, saka dalawang umbrella. Ayun, sobrang dami, di ba? Sana sa amin na po kayo mag-avail, mga kapalaboy. Mga kapalaboy, kung meron po kayong questions or inquiries regarding po sa mga Mitsubishi units natin or other Mitsubishi promos, maaari nyo po akong tawagan, o si Christine Salazar, maaari nyo po siyang tawagan sa number na naka-indicate dito sa screen, or i-message nyo po kami sa aming mga Facebook account na nakalagay po sa description sa baba po neto. At sana po mga kapalaboy, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel o sa YouTube channel ng aking misis na si Christine Salazar Olimba para naman po sa mga updates ulit. Ayan, medyo makulit po ha. Nangailangan lang rin po kasi kami ng benta. Ayun. So mga palaboy, sana po kayo naman yung maging next Mitsubishi client namin. Bye! ...ng pag-aari at karapatan sa jeepney units na sila mismo ang nagsikap na mabayaran. Kwento